Hindi pa rin tapos ang usaping taripa sa imported na karneng baboy. Pinag-aaralan ng Tariff Commission ang hiling ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na itaas ang taripa sa 40% para sa in-quota o mga pasok sa minimum access volume na sisingilin ng mas mababang taripa sa taong ito. 44% naman ang hinihingi ng SINAG para sa out-quota o mga lalagpa sa minimum access volume. Ito'y kahit nagkasundo na ang Senado at Department of Finance na gawing 15-20% lang ang taripa sa in-quota at 20-25% lang sa out-quota. I-represent natin sa Tariff Commission na talaga kailangan sana binaba nila yung taripa na rinikomenda sa NEDA and sa economic team. Bukod dito, muling hiniling ng mga magbababoy na ideklara na ni Pangulong Duterte ang State of National Calamity para ibigay na ng Department of Agriculture ang indemnification fund sa mga namatayan ng mga baboy. Yung mga tinamaan, dapat bigyan na lang nila ng subsidy kung paano nila matutulungan makapag-alaga muli yung mga tinamaan na. Yung tatamaan pa ng African Swine Fever, yan ang sinasabi natin na bayaran na 10,000 kada ulo. In place of indemnification, di ba insurance na lang, libre na nga from 5,000 to 10,000 na ang insurance coverage. Pag namatay, maximum 10,000. Hamon din ng mga magbababoy na bantayan ng gobyerno ang smuggling. Dapat transparent sila kung sino-sino ang bibigyan nila ng import permit. Hindi yung nasusulo ng mga apat na mukhang sila yung may cartel sa importation ng karne. Nais din nilang maayos ang first border control o pag-inspect sa bawat karneng papasok sa bansa at siguruhing walang dalang virus o sakit. Ito naman ang pagtitiyak ni Agriculture Secretary William Dar. Simulat sa pool naman ay yung dati na ginagawa ay we strengthen continuously yan. Anong ibig sabihin, Yusek Raki, yung first border inspection ay nandyan ang BOC at ang mga kawani ng Bureau of Animal Industry namin na titingnan, bubuklatin at ikukumpara dun sa papeles kung tama ba yung manifest dun sa nakikita sa cargo. Sa ngayon, patuloy na dumarami ang mga nagbebenta ng imported na karneng baboy sa mga palengke sa Metro Manila na ikinababahala ng mga hog raisers. April Rafales, ABS-CBN News.